siyang tumawag sa atin na maglingkod sa umasa niya ito. So, yan din ang ating isipin, ang lagi tayong maniwala sa magagawa ng ating Diyos na walang iba si Yahweh El Shaddai. Amen! At ang isa pa, nasa pang-apat na tayo, literin, magpasawalang hanggan. Ayun po ang ating isipin. Anong hindi ko siya sabihin naman magpasawalang hanggan? Yan ang ating isipin na ang ating buhay paglilingkod, walang katapusan. Ibig sabihin, hanggang may buhay ka dito sa lupa at buhay mo sa kapila, kasama na natin ang Diyos. Kasi ang buhay naman natin dito, namamatay tayo, ang ating physical na katawan na namamatay. Pero pagdating natin sa kabilang buhay, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon, magpupuri tayo sa Diyos, sa langit. Diba? Kaya itong isipin natin, yung magpasawalang hanggang buhay na paglilingkod natin, na makamit din natin ang buhay na walang hanggan doon sa langit. At kapag yan ang inisip natin, aba, wala tayong gagawin pagkakasala. Iiwas tayo. Baka mamaya, sa gitna na gumawa tayo ng pagkakasala, dumating ang Panginoon. Sa takdang gumawa tayo ng kalukuhan. Hallelujah! Ha? Sa umas na nandiyan ka, gumagawa ka ng mga hindi mabuti. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Allah, saan tayo pupulutin? Amen. So isipin natin ang buhay natin dito sa lupa, ang ating paglilingkod ay magpasawalang hanggan, hindi lang dito ang paglilingkod, hanggang sa kabila, sa kabilang buhay, maglilingkod tayo. Our calling is forever. Ha? Sabi nila, walang forever. Meron! Sa piling ng Diyos. Amen? Sa piling ng Diyos. Amen! So, yan po ang lagi nating isipin. Ha? Tugtugin natin ang ating mga tungkulin o gampanan natin ang panawagan sa atin ng Diyos. Ang mga ipinagkatiwala niya sa atin. Linawin ko, baka sabihin ninyo, ay hindi, wala ka, di ako kasali. Dahil taga-atin na naman ako. Hindi. Lahat tayo, hindi ka lang taga-atin. Tinawag ka ng Diyos, may purpose dyan. Huwag kang kapanti-kapanti dyan na, tuwing ano, pupunta. Tulad sa inyo ngayon, naging once a month lang kayo. So yung iba nakalimot siguro, kaya wala dito. Mahirap ang once a month kasi. Yung totoo yan. Kaya kung mangyayari sana, ibalik nyo sa yung linggo-linggo hanggat maaari, no? Kasi napakahalaga yung laging constant tayo na nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Pagkatuloy-tuloy tayo nakapakinig ng salita ng Diyos, hindi tayo manghihina. Kasi yan ang nagpapalakas sa atin talaga. Pag nakakaramdam ka ng panghina, pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, bigla tayo nalakas eh. Amen? Vitamina yan eh. Vitamina ng espiritual nating buhay. Amen? Kung sa physical may vitamina, sa espiritual may vitamina rin. Amen? So yun po, no? Yan ang isipin natin na hindi lang dito ang ating buhay paglilingkod sa Diyos. Kaya pag inisip natin yan, masusunod natin o masunod natin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Siyempre, pinapangarap mo rin yung buhay na walang hanggan doon sa kabila. Amen? Kasi kapag hindi mo sundin ang kalooban ng Diyos, hindi tayo makakasama doon. Baka, mangyari, mapabilang tayo sa mga isdang walang kwinta. Di ba sabi? Doon sa ang paghari ng Diyos ay katulad nito. May isang malaking lambat na inahagis, nakahuli ng marami isda. At pinagbubukod ang mabubuti at hinihiwalay ang walang kwinta. At ano? Itapon ang walang kwinta. Naku, baka mapabilang tayo sa isda na walang kwinta.